Catherine po. Catherine Bernardo. Bakit siya? Anong nagugustuhan mo sa kanya? Maganda po siya. Okay, thank you. O, si Marcos, umagot na. Wala po. Ay? Ano, dati lang po. O, sige, sino yung dati? Si Kuya Bugoy po. Ah, okay. Study muna po. Teka, kinang Bugoy? Drilon? Sabi naman yung tao. Carino? Opo. Okay, Ako po meron, pero yung anak ni Tita Silvia, si Chubby, kasi English speak. Ah, si Chubby. Okay. Ako po, si Ate Naisa sa Verano din po. Ah, okay. Wala po ako ngayong crush, pero dati po nung batang-bata po ako, palagi ko pong crush si Ding Dong Dantes po. Ah, okay. Okay. Ah, naligaw daw. Yan mo na. Okay. Eka muna. Teka muna, oh. Ah, kasi mga endorser kayo ng Moose Gear, saka ng Moose Girl, di ba? Kung kayo tatanungin, sino naman sa mga artista or yung mga, yung nilook up nyo, yung para sa inyo, eh, fashion icon. Yung favorite nyo. Simulan natin sa umpisa para pag sinulat namin, alam namin yung ano. Diyos, sino yung pinaka-fashion? Yung pag nakikita mo siya talagang kumahanga ka kung paano siya magdamit. Oh, Mark, sorry. Okay. Idol ko po ay si Enrique Hill. Ah, para namin to ha, hindi bilang artista ha. Okay, sige. Si Luis Manzano po kasi po ang simple niya lang po magdamit. Wow! O si Mark, patama ba? Ah, bakit mo naman nagustuhan si Kuya Enrique na magdamit? Parang ang astig niya po magpili ng damit niya. Okay, sige. Thank you si Ashley. Ako po yung mga suot ni Taylor Swift kasi po idol ko po siya. Tapos po yung mga damit niya po pang 1980. 1980. Ano to? Old soul. Actually, sa mga local, sino yung fashion icon mo? Si Miss Liza po. Liza Soberano. Si Jana. Sa akin po, ang idol ko po magdamit si Ate Janela Salvador po. Kasi po, pag magdamit po siya papunta sa taping, simple lang po siya, tsaka hindi po siya ma-artist sa mga damit po. Tsaka po, kung ano po yung ibigay sa kanyang damit, wala po siyang i-request, tsaka tatanggapin po niya, tsaka gagamitin niya. Okay, thank you. Alam niyo. Ang idol ko po sa pananamits ay si Kuya Vong Navarro kasi po guwapo po siya pumili ng damit tsaka astig pumili ng damit katulad ko. Okay, thank you. Ako po, idol ko po sa pananamits si Ate Sandara Park po kasi po sobrang astig po tsaka parang may pop of color po. Okay, thank you. O sige, bilang mga going bullied kids, tawag yan. Ano ba kayo? Hindi ba nagkakaroon ng parang competition, yung mga ganun, inggitan, paano yun? O, mula sa umpisa uli. Meron ba mga ganun? Meron din ba mga away-away or mga paano? Wala po. Lahat po kami sa going bullied kaibigan lang po talaga. Okay. So, teka muna, ano pala yung pinaka-forte mo? Tingin pa, ano ba? Drama ba? Comedy ba? Kasi sa Going Bulilit, nagko-comedy kayo, di ba? Tapos, pag laki nyo, ano, paano nyo gustong makilala pa? Dramatic actor ba? Comedian ba? Or... bold star daw? Anong daw? Na joke lang. Hindi nga, ano nyo gustong makilala sa kasangalan? Action star. Action star. Bakit? Action film. Babalik natin ang action. Sige. Bakit action ang gusto mo makilala? Sino idol mo na action star? Si Kuya ko. Action star na pala ko. Okay. Si Michael. Gusto ko po ay yung pagdadrama po. Sino idol mo? Si, marami po eh, si Kuya Piolo Pascual, si Kuya Jericho Rosales, si Kuya Gerald Anderson, si,
John Boy po. Yun po. Okay, in short, Star Magic, ano? Ako po, drama and comedy po kasi po nasanay na po ako. Tapos po, ang idol ko po is si Miss Vilma Santos kasi po magaling po siya sa mga drama. Whole soul talaga po, ano? Tapos po, sa comedian actor po, si Sir Dolphy. Sino? Dolphy. Ito Dolphy. Ako po, ang idol ko pong artista ay si Kylie Rogers. Kasi po, kasi taga-America po siya. Sino? Sino yun? Si Kylie Rogers po, taga-America po siya. Anong show? Ang gusto ko pong i-acting yung inspirational movie katulad po ng Miracles from Heaven kasi po si Kylie Rogers po nandun po siya sa Miracles sino from Heaven. Sino siya doon? Siya ba yung ano? Si Anna? Siya si Anna. Si Anna Beam. Oh, of course. Kasi po nung una po naming napanood yung Miracles from Heaven, nung pinanood po namin siya sa room po ng teacher namin, nung una ko po siya napanood, naiyak po ako kasi yung Miracles po, nung si Anna Beam, nung nalaglag po siya doon sa puno, na buhay po ulit siya. Kinuwento niya talaga ang Miracles po. So, kung hindi niya pala panoorin kaya, niyo ang kapatid. Kasi po dati napakahilig ko po sa mga horror movie, tapos ngayon po nagustuhan ko na po yung mga inspirational movie. Oh, diba? So, magiging ano kapat, mga advocacy film pala gusto mong gawin. Nako, kikita tayo dyan. Okay. See? Kaya wish ko po mag-roll yung role ni Kylie Rogers sa Miracles from Heaven. Okay, hindi na impact sa kanya. Oh, kasi naman ba? Ako po, comedy, drama, tsaka action star. Kasi po, ang idol ko po sa action star, kasi po, si Fernando Paul Jr. tsaka si Coco Martin. Sa comedy naman po, si Babalu. Sa drama naman po si Kuya Carlo Aquino tsaka marami pa pong iba. Okay. Si Mitch. Ako naman po, gusto ko po hosting tsaka yung idol ko po sa hosting si Miss Tony Gonzaga po and si Ate Ann Curtis po. Okay, oh last na to. Bakit pa tinaos ko na yung ano ko. Mula uli kay Mark, so ay kay oo. Kasi di ba mga artista na kayo ngayon nasa Going Bulilit, may ano yung ano sa inyo? Ano yung tinatandaan nyo o na-advise sa inyo ng parents nyo? Meron ba? Kung wala, okay lang. Sabihin nyo lang, wala. Joke lang. Oh. Anong pinaka-advise sa inyo ng parents nyo? Maging friendly po sa mga kaibigan ko. Huwag po makikipag-away. Okay. Maging behave po. Tsaka po, sumunod sa director. At aralin po at nang maigi yung script. Okay. Unahin muna po ang pag-aaral kaysa sa pag-aartista kasi po ang pag-aartista pwede pa po yung gawin kahit paglaki namin. Hindi ka naman magbababay muna. Sa akin po, same answer din po kay Ashley pero yung sinasabi po sa akin ni Mami kasi first time ko lang po sa Going Bulilit, sabi po niya, kung may mga away daw po, wag daw po ako sumali. Tsaka unahin ko daw po pang memorize ng script po para mabilis po kaming matapos. Tsaka kung may kasalanan ka daw po at hindi mo naman po talaga kasalanan, magsosorry ka pa rin daw po. Sinasabi po sa akin ni Mama, lagi makikinig sa director, galingan, tsaka maging friendly sa mga artista yun po. Ang sinasabi po sa akin ni Mama ay do your best palagi. Basta pag hindi ka man natanggap, at least alam mong ginawa mo yung best mo. Okay. Thank you mga kids. Si Miss Chris of Musgear, I have a question. Nandiyan pa ba siya? Ayan. Miss Chris, can you tell us about your holiday collection? And then more or less give us an idea of how much is going to be sold sa market kasi syempre wala kaming idea to how old nagki-cater yung Moose Girl and Moose Girl Apparel. Yes. Okay, you mentioned yung Moose Girl by the way is it's exclusive to SM.
yung girl version natin. And as mentioned, it caters to 6 months old to 12 years old. But then recently, we've launched also the big sizes. So kung medyo fitit ka, baka pwede ka siya sa Moose Girl, no? Sa Moose Girl. Anyway, yung price range, we still consider our brand as affordable. Yung top namin is about 350 pesos. And then for the pants, it's 780. Now, we've shared with you the PR kit. It describes in detail the holiday collection. And if you will notice, the material is really high quality compared dun sa all the imported brands, manipis. So we're really proud of our quality. So we encourage you, if you have smaller kids at home, you can ask them to wear the clothes. Yun. So yung detail lang nun, if you look at our collection right now, it's not purely red. So stylish anyway, there's denim. There is striped white and blue. So you have the dress, the denim dress. The one that you see Ash is wearing is striped din yan. And then we have polo. If you will also notice, the shirt or the polo, wala na siyang brand na Moose Gear. Very light lang. Logo lang siya talaga. And I think earlier minention, what if ayaw ni Direct na may logo? You know what? Because we love our kids, we actually create one for them. For the show. Para hindi sila magkaroon ng problem if it's branded. Ayun. So, thank you. Isa pang question, Miss Grace, one last. Before kasi yung mga apparel, di ba, yung clothing line, they don't get celebrities. So, how effective ang mga celebrity endorser for your clothing line? Okay. Actually, it's the same thing, like, the publisher is here and the bloggers are here, di ba? When you post something about angle of the artista, they read it. In fact, ang taas ng shares, ang taas ng comments. The same thing, because it's a lifestyle brand, that's what we do. We use the most effective endorsers, and when we post anything related to them, people really buy. In fact, when they message us, they point out the exact style. We've seen the shirt of Josh. Where can I buy that? We've seen the dress of Jana. Where can we buy that? It's very effective. Using the most effective face namin, it's very effective. So it translates to actual sales talaga for our brand. Thank you so much. Meron po mga questions pa from our friends. I guess that's it. Kids, would you like to say thank you to everyone who joined us today? Ayan, Jana and Marco, can you just say their last message to our friends from the media? Pasalamat tayo, bebe. Nagpapasalamat po ako, syempre, dahil nagpunta po kayo dito sa Moose Gear, kay Sir Robert, at sana po patuloy niyo po ang suportahan. Thank you po. Jana. Ako din po, nagpapasalamat din po ako dahil pumunta po kayo dito. Thank you po sa paghihintay nyo at panonood nyo po sa amin dito. Okay, Ashley. Thank you po sa mga dumalo dito at sa mga questions po ninyo. Palagi po kayo manood ng Gayong Bulilit every Sunday po pagkatapos ng TV Patrol. At abangan nyo po ako sa Puero Usog as Young Luna. Okay. Plug na rin natin yung mga shows natin. Maraming salamat po sa mga napunta po dito. Sana po nag-enjoy po kayo. Sana po bumili po kayo ng mga Moose Gear. Tsaka huwag niyo po kakalimutan manood ng Going Bulilit sa linggo po yan pagkatapos ng TV Patrol. Tsaka yung Monkey Pink po yung movie. Sa December po yan, MMFF. Okay, Mitch. Thank you po sa lahat po nagpunta dito. Thank you din po sa questions nyo. And huwag niyo po kakalimutan na bumili ng Moose Gear and Moose Girl. And huwag niyo din po kalimutan na manood ng Going Bulilit every Sunday after TV Patrol and Team Yay po every day. Okay, thank you so much. Again, we're still going to entertain you, a one-on-one interview with the kids. Again, marami pong salamat sa pagpunta. Don't forget, Moose Gear po available in SM Department Stores. Salamat po!